Inon, marami. God, all heaven and earth are yours. In majesty you reign, now and forevermore. God, all heaven and earth are yours. In majesty you reign, now and forevermore. Sige po, habang hinihintay po natin yung kanta, tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Dalangin nga po namin, Lord, na sa aming mga pag-uusapan, tunay nga po na gabayan niyo po kami, bigyan niyo po ng kaunawaan lahat ng mga makikinig at samahan niyo po kami sa hapong ito, Lord. Ma-explain din po ng mga guro ang lahat ng mga kinakailangan na maituro namin at maitulong namin sa aming mga magulang at sa mga estudyante para sa pagsagot ng kanilang module. Salamat po, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, para po sa ating reminders, basahin po lang po. Una, panatilihing nakabukas ang inyong camera at kung siguro po kung may mga iba po kayong ginagawa habang nakikinig, pwede po siguro naka-close. Pero kung wala naman po at nakaupo lamang po kayo, panatilihin po natin nakabukas yung camera po natin. Pangalawa, i-mute ang inyong mikropono. Pangatlo, kung may mga katanungan, maaari lamang po mag-chat sa chat box at sasagutin ang inyong katanungan pagkatapos ng presentation. Pang-apat, maaaring mag-screenshot ng mga slides at isulat ang mahalagang impormasyon na nabanggit ng guro. Next po, Teacher Des. Para naman po sa attendance, sagutan ng Google Form na nasa chat box para sa inyong attendance. So, yan po, pinupost na po ni Teacher Des. So, pwede nyo na po yung i-sagutan po. Okay po. Ngayon naman po, para po sa agenda hanggang sa pagsagot ng Module 6, Gawain 1, tinatawagan ko po si Teacher Grace. Teacher Des, pa-unmute na lang po si Teacher Grace. Thank you po. Hello, good afternoon po, dear parents and fellow teachers. So, para po sa ating agenda ngayon, sa ating orientation, ito ay tungkol sa Quarter 1 Module Week 6 and 7. Supplementary Worksheets Week 6 and 7.
homeroom guidance week 2 hanggang 6 at pagsagot sa mga katanungan. Curtis, next slide po. Okay, para po sa schedule natin, pwede nyo pong screenshot o kaya magsulat po sa... Sulatan po natin yung mga module natin. Sana po hawak na po natin yung mga module para po malagyan na po natin ng schedule. Uulitin po namin, yung mga schedule pong ito ay guide lamang po. Kung kayo po ay mga working parents, working mommies or daddies, pwede po natin gawin ang pagsagot ng mga module sa free time nyo po. Basta wag lang po nating ipagawa ng isang upuan ang mga module sa mga bata. At para po sa linggong ito, week 6 lamang po ang matatapos natin. Kagaya din po sa supplementary worksheets, week 6 lang din po. Okay, schedule po natin sa module 6 at homeroom guidance week 2 hanggang 6. Okay, October 18, bukas, araw ng Lunes. Aralin at sagutan ang pagpapakilala ng aralin sa pahina 3. Sagutan ang gawain 1 sa pahina 4, gawain 2 sa pahina 5, at supplementary worksheet week 6, day 1. Sa mga supplementary worksheet po, may mga nakalagay po tayong day sa itaas. Tignan nyo na lang po para po mas mabilis po. October 19, 2021, araw ng Martes. Sagutan ang gawain 3 sa pahina 6, gawain 4 sa pahina 7, at supplementary worksheet week 6, day 2. Para naman po sa araw ng Miyerkules, October 20, homeroom guidance po tayo. Yun po yung tinatanong nyo bakit po may English. Yun po yung HG natin, homeroom guidance. Sagutan ang what I have learned sa pahina 11 hanggang 12 at share your thoughts and feelings sa pahina 13. Wala po tayong module at wala rin po tayong supplementary worksheet na nakalagay sa araw ng Miyerkules. Yun po ay para sa homeroom guidance. October 21, Huwebes, sagutan ang gawain 5 sa pahina 8, tandaan sa pahina 9, at supplementary worksheet week 6, day 4. At para sa araw ng Biyernes, October 22, sagutan ang pag-alam sa natutuhan sa pahina 10, pangwakas na pagsusulit sa pahina 11 hanggang 12, at supplementary worksheet week 6, day 5. Pwede nyo pong screenshot itong schedule natin mga mamis para po matandaan natin. Next slide, Chardes. Okay, so ito po yung front page or cover page ng week 6 natin. Ito ay tungkol sa mga pangunahing bahagi ng ating katawan. So sa ating module week 6. Next slide, Chardes. Okay. Inaasahan ang mga bata na ma-recognize ang symmetry, own body and basic shapes. Yung symmetry po ay tungkol sa mga maayos na proportion. Tatalakayin po natin 'yan sa ating mga online kumustahan sa bawat advisors po natin. So, punta naman tayo sa pagpapakilala ng aralin. Ayan, makikita nyo po. Ay. Chardes, balik. Ayan. Panuto, makinig sa guro or magulang. Iguhit ang kalahating bahagi ng mukha, kulayan ang buhok, gabayan ang bata at pag-usapan kung ilan ang mata, tainga, ilong at bibig. Okay, so mapapansin nyo po sa ating picture, kalahati lang po yung mukha na andyan. So ang gagawin daw po ng mga bata, i-drawing po or gagabayan ng magulang ang mga bata para maiguhit ang kalahating nawawalang mukha. Okay. Pag-uusapan din natin, ayan, kung ilan po ba ang mata, tainga, ilong, at bibig kapag buo na yung mukha.
Next slide, Chardes. Okay, para naman po sa gawain 1, araw pa rin ng Lunes. Panuto, kilalanin ang nasa larawan. Hanapin sa kahon ang gamit ng bawat isa. Kulayan ang kahon ng tamang sagot. So siguro po dito, ang gagamitin nating pangkulay ay kulay dilaw para po mas mabasa pa rin po yung mga letra or mga salita na nakalagay sa bawat kahon. So halimbawa, number 1, ipapa-identify natin, pwede nating ipa-identify sa mga bata kung ano yung unang picture. Ang nakalagay dyan, picture ng tainga. Ang tainga ay ginagamit upang unang box, makakain. Pangalawang box, makarinig. Pangatlong box, makakita. So, pwede nating ipapiliin yung bata. Siyempre, babasahin pa rin natin isa-isa yung mga salita kapag hindi pa po nakakabasa ang bata. So, suggestion ko lang po mga mamis, pwede pong yellow na lang ang gamitin natin para po makita pa rin yung salita na nakasulat or nakalagay sa loob ng box. Yung pangalawa, number 2, ang mata. So, malinaw naman po yung mga words na nakasulat sa loob ng box. Pangatlo, ang bibig or bunganga. Pang-apat, ang kamay. Pang-lima, ang paa. Okay, ayan. So, nilalagyan na rin ni Teacher Des ng mga sample. Example kung paano po natin ipapagawa sa mga bata. Okay, next slide po. Thank you po, Teacher Grace. Okay, Chair. Thank you. So, para naman po sa gawain 2, sabi po dito, sa gawain 2, panuto, idugtong ang katulad na hugis na nasa hanay A at na nasa hanay A sa mga hugis na ginamit sa larawan sa hanay B. Maaaring higit pa sa isa ang tamang sagot. So, meron pong mga hugis po na nasa hanay A. So, idudugtong lamang po ng bata yung mga hugis na iyan sa kung nasaan po yung ano. So, sabi po dyan, maaaring higit pa sa isa ang tamang sagot. So, kung ilan po yung tatsulok, yun din po yung bilang ng pag-check din po namin. Hindi po, di ba kasi dito po sa numbering sa hanay A, 1 to 5 lang po siya. Pero yung sagot po dito sa kabila, Chair Des, naputol si Teacher Angel. Nawala. Ay, pa-mute daw, Chair. Ayan. Chair Des, pa-mute daw po si Teacher Ayan. Angel. Ayan, thank you po, Teacher Des. Bigla akong nag-hangin, tas nawala. Okay, Chair. Okay po. So, halimbawa, ito pong tatsulok, tatlo ang sagot. So, tatlo din po yung pag-check namin. Ang ano din po niyan, kung ilan na lang po yung, tama ba, Teacher Arlene, ganun na lang, or i-ano natin ng 1 to 5 pa din? Ano, Chair, sige, ganun na lang, katulad yung explain mo kanina, idugtong nila lahat ng triangle dun sa hanay B. Ganun. Tapos kung hindi, yung pag-i-score para malinaw. Kung halimbawang tatlo yung naiguhit one nila, one point two. Lang yon. Yes. Tama? Okay, ayun. Ganun po yung pag-i-scoring po natin yan, parents, ha? Kaya halimbawa po, kung yung tatsulok po niya ay tatlo lang, dalawa lang po yung nalagyan niya ng guhit, e tatlo po yung tatsulok na nasa drawing. Mali po yun. So, hindi anuhin na po namin. Para lang po malinaw po yung pag-i-score. Kasi ang
Although sabi po kasi dyan, maaaring higit pa sa isa ang tamang sagot, pero kung limang 5 points nga lang po yan, so 5 points pa din po yung i-score namin. Pero dapat po, kumpleto po yung maiguguhit nung maitatambal ng bata. Halimbawa, yung bilog, kung ilan po yung, kung wala pong bilog dyan, or kung ilan po yung bilog, tapos kung halimbawa, dalawang bilog, tapos isa lang yung naanuhan niya na bilog. So, mali pa rin po yun kasi kailangan dalawa. Ganun po. So, next po, Teacher Des. So, para naman po sa gawain 3, panuto, isagawa ang mga sumusunod na kilos. Mga magulang, ito po yon sa mga magulang po, lagyan ng check kung ang kilos ay kayang gawin o naisagawa at X naman kung hindi nagawa ng bata. So ipapagawa nyo po ito sa bata. So sabi dyan, sabi number 1, ipikit ang mga mata ng 1 minuto. So ipapagawa nyo tapos check and X lang po sa gilid kung kaya po at hindi kayang gawin ng bata. Check po kung kaya, X po kung hindi. Salamat po. Para naman po sa gawain 4 ng Module 6, HG at Module 6, gawain 5, hanggang tandaan, tinatawagan ko po si Teacher Michelle. Teacher Des, pa-unmute na lang si Teacher Michelle. Ay, nandyan ba siya? Yan, narinig po ako. Ayan. Oh, yes, sir. Yan, magandang hapon po sa lahat. Parents, teachers, kids. So, ito po yung gawain sa araw ng Martes, gawain 4. Panuto, bilugan ang oo kung tama ang sinasaad ng pangungusap. Guhitan ang hindi kung mali. Mga magulang, sabihin ang pangungusap at gabayan ang inyong anak sa pagsagot. Ganyan po. Teacher Days, guhit lang po yung hindi. Ayan. Kapag oo po ang sagot sa bawat pangungusap, bilugan. Kapag hindi po ay guhitan lamang po. Underline. Isang sagot per number lang po. Halimbawa, ang tainga ay ginagamit sa pakikinig. Oo o hindi. Pipili lamang po ng isang sagot. Ayan. Mga mami po ang magbabasa. Kung hindi pa po marunong mga anak, pakinggabayan na lang po. At pwede pong ipaliwanag din. Yan, next, sir. Yan, sa araw po ng Miyerkules, pakibalik po. Ay, sige, tama. Sa araw ng Miyerkules, sa HD naman po ito ha, sa homeroom guidance. What I have learned. Suggested time allotment, 20 minutes. So on a sheet of paper, draw a happy face and a sad face in each number. Color the happy face if you do what is being shown in the picture and color the sad face if you don't. So, ayan po, hindi na po sila magro-drawing kasi meron na pong nakalagay per number. So, kapag kaya po ng bata gawin yung nasa larawan, kukulayan po yung masaya. Kapag hindi pa po nila kaya, malungkot po na mukha ang kukulayan. So, gumamit po ng color yellow para makita po namin yung sagot ko ano po yung kinulayan. Kung ayaw po ng yellow, basta mga light colors po, orange, pink, ganyan. Halimbawa, number 1, naglilinis daw po. Kaya na po ba ng bata yon? Happy or sad face? Ayan, pangalawa, ginagawa ba nilang mang-away, mang-tukso sa kapwa? Ayan, ganyan po. Isa lamang po ha, kung kaya daw po ng bata or ginagawa po ng bata sa masayang mukha kukulayan. Kapag hindi ginagawa o hindi pa kaya po sa malungkot na mukha. Kung malabo po ang picture niyo, pwede po kayo magtanong sa teacher niyo po, ha? Next, sir. Ayan, number 3, tinutulungan ang nanay sa pagluluto. Pang-4, nagdarasal. Pang-5, kumakain po mag-isa. Next, please. Yan, sa araw pa rin po na Miyerkules, share your thoughts and feelings. On a sheet of paper, draw a box, then draw a flower inside the box. Write the name of the family member who you love. Give the drawing to him or her. So, kumuha po ng sa
ng papel. Any kind of paper po, mag-drawing daw po ng box. And then doon sa loob ng box po, magdo-drawing po sila ng flower. Tapos lalagyan po nila ng name kung kanino po nila gustong ibigay yung flower. Pwede pong marami. Halimbawa lahat po ng member ng family, pwede niya po bigyan yun isa-isa, lalagyan ng pangalan. Halimbawa, kay nag-drawing siya ng flower, lalagyan niya mama, kay papa, kay ate, kay kuya, kahit ilan po ang gusto ng bata. Hindi na po siya isasama. Picturean niyo na lang po para makita ng teacher ko na nagawa po itong activity na po yun na ito. Next, please. Yan. Para naman po sa araw ng Huwebes, gawain 5, panuto, buuin ang iba't ibang hugis na nasa loob ng kahon. Pagdugtong yung ito sa pamamagitan ng paglagay ng linya patungo sa isang kabiyak ng mga sumusunod na hugis. Ayan po, meron po tayong 4 na hugis na dapat mabuo. So, pagdugtongin po ito sa pamamagitan ng linya. Ayan, katulad po na ginagawa ni Teacher Des, hanapin po sa kabila yung kanyang karug. Ayan. Straight po dapat, mami. Haturuan po natin silang straight na. Ayan, tapos pag na-connect na po, pwede niyo po itanong sa bata kung ano pong shape ang kanilang nabuo. Parang review na rin po ninyo sa mga shapes o sa mga hugis na napag-aralan po nila. Next. Yan. Ganyan po. Lapis lang po ang gamit, ha? Yan. Tandaan, sa Webes pa rin po ito, may iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Makikita ang mukha sa itaas na bahagi. Ang mukha ay mayroong 2 mata, ilong, bibig at tainga. Samantalang sa ibabang bahagi ay makikita ang katawan, mga kamay at mga paa. Panuto, ito po yung gagawin. Iguhit ang larawan ng tao gamit ang iba't ibang hugis na napag-aralan na. Ipakita ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Di ba po sa mga nakaraang activity po, gumawa na po sila niyan sa kanilang worksheet po, gumawa ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang hugis. Halimbawa, yung ulo. Anong shape pwedeng gamitin sa ulo? Bilog. Katulad po ng pinakita ni Teacher Angel kanina sa activity, pwede po niyo pong gayahin yun. Yan. Ulo, yung circle, yung katawan. Paano ba yung katawan? Yan, ganyan. Basta meron po, nandun po ha, yung 2 mata, ilong, bibig at tainga. At buo po yung kanyang katawan, may kamay at paa din po. Sundan lamang po yung panuto. Gamit ang iba't ibang hugis, kailangan makagawa po sila ng larawan ng tao. Yan. Thank you po. Salamat po, Teacher Michelle. Para naman po sa pag-alam at pangwakas na gawain, tinatawagan ko po si Teacher Chanda. Okay na, Char. Afternoon po. Char, naririnig ba ako? Yes po, Char. Medyo maingay lang dito, ah. Tahimik naman, Chair. Ay, kapit pa. Okay. Good afternoon po, parents and teachers and mga kids. Para po sa October 22, araw ng Biyernes, ang sasagutan natin ay pag-alam sa mga natutunan. Ang panuto, bilugan ng tamang bahagi ng katawan na dapat gamitin ayon sa gawain sa unang hanay. Bago nyo po ito pasagutan, maaari po tayo magbalik-aral sa mga nakaraang gawain para sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang mga gamit nito para malaman natin kung may natandaan ba ang ating mga anak sa kanilang ginawa. Ang mga gawain po na nakasulat sa unang kahon, magulang na lang po yung magbabasa kung hindi pa kaya ng bata. Pero kung may kakayahan na ang bata, maaari din po na sila na yung magbasa. Katulad po sa una, bahagi ng katawan na ginagamit sa pakikinig. Mga parents, ipa-identify niyo po muna sa mga bata ano ba ang larawan na
nasa pamimilian. Pagkatapos, tsaka nyo itanungin sa kanya alin dito ang bahagi ng katawan na ginagamit sa pakikinig at bibilugan. Ayan po, katulad ng nasa halimbawa. Bilog lang po ang gagawin, ha? Pangalawa, bahagi ng katawan na ginagamit sa ating pagkain. Katulad dun sa una po, tanungin muna ano-ano ang larawan na nakikita ng mga bata. Pangatlo, bahagi ng katawan na ginagamit sa pang-apoy. At ang panghuli, ang bahagi ng katawan na ginagamit sa pandama. Okay po. Next slide po, Teacher Des. Ayan, para pa rin po sa araw ng Biyernes, ang ating gagawin ay ang pangwakas na pagsusulit. Ang panuto, makinig sa guro o magulang, bilugan ng ulo ng hugis na tatsulok. Ang mata, bilugan po ang ulo, tapos yung mata po ay lalagyan naman natin ng hugis na tatsulok at ang parisukat ang ilong at parihaba ang tainga. Makikita po natin dito, halimbawa po itong mga larawan sa loob ng kahon, itanong nyo muna sa mga bata, ano ba ang tawag dito? Ito ay ilong, ito ay tainga, ito ay dibdib, ito ay ulo, bibig o labi, at ito ay mata. O, as uulitin ko po, ha, yung ulo ang gagawin ay bibilugan ng bata. Ang mata, lalagyan niya ng shape na tatsulok or triangle. At ang ilong, lalagyan niya ng parisukat or square. At ang tainga, ang lalagyan niya ng parihaba. Ibig sabihin, mayroon po dyan na bahagi ng katawan na walang gagawin ang bata. Ayan po. Ayun lamang po ang ating gagawin para sa araw ng Biyernes. Salamat po, Teacher Chanda. So, para naman po sa... Ay, meron pa. Letter B. Tinapos ko kagad yung sasabihin ni Teacher Chanda. Hey, eto po. Sorry, may kadugtong pa pala. Para naman po sa letter B, ang gagawin ng mga bata po dito sa mga magulang, ipagawa ang mga sumusunod sa anak, kuhanin ng video o larawan at ipadala sa guro. So, ito po ay magsisilbing performance task. Ibig sabihin, gagawin ng bata, ibibidyo, ipipicturan at isi-send kay teacher. Unang gawain, umakyat sa hagdan gamit ang dalawang paa. Pangalawang gawain, sumalo ng bola. Pangatlong gawain, isulat ang buong pangalan. Kung hindi pa po kaya, maaaring lagyan ng kopyahan, maaaring ding lagyan ng tuldok-tuldok o yung tracing para magawa ng bata. Pang-apat na gawain, kumain na mag-isa gamit ang kutsara at tinidor. At ang panglima, magsuot ng medyas na mag-isa. Uulitin po, ha, ito po ay ating performance task. Kaya mahalaga na ito ay ipagawa sa bata. Kuhanin ng picture, mag-video at isend kay teacher. Si teacher na lang po yung magsasabi kung ito ay i-upload sa FB group or sa inyong kanya-kanyang group chat. Maraming salamat po. Thank you po, Teacher Chanda. Next po, para naman po i-explain sa atin ang supplementary worksheet. Week 6 hanggang gawain 1 ng Module 7, tinatawagan ko po si Teacher Arlene Manio. Thank you, Teacher Angel. So, good afternoon po, parents po, saka sa mga kids natin. So, ngayon po, nandito na po tayo sa supplementary worksheet week 6. So, ito po ang gagawin natin for day 1. Ang panuto po, tukuyin ang mga bahagi ng katawan, bilugan ang tamang sagot. So, bibilugan lang po ng bata ang tamang sagot. Halimbawa po, sa unang larawan, ipatukoy niyo po muna sa bata kung ano bang bahagi ng katawan itong unang nasa larawan. So, kapag nasabi niya na ayun ay tainga, bibilugan po ng bata ang tamang sagot. Pipili po siya dito sa tainga or sa mata. Kapag hindi pa po kaya basahin ng bata, pwede naman po na kayo po ang magbasa. Then, ipapatukoy nyo po kung ano po yung tamang sagot at bibilugan. Sa pangalawa naman po,
Yung nakabilog, ano daw pong parte ng katawan niya? Pipili ulit po kung hita or tuhod. Bibilugan ang tamang sagot. Pangatlong larawan, ano daw pong bahagi ng katawan? Ito ba ay binti o paa? Pang-apat, ano po yung pang-apat na larawan? Ito po ba ay mata o bibig? At panghuling larawan, pipili po ulit ang bata kung ang larawan po ba ay ilong or dila. So tandaan lamang po, bilugan po ang tamang sagot. Next po, Teacher Des. Okay, for day 2 naman po, sa second day naman po ng week 6, ang ating panuto, kulayan ng dilaw, ang larawan ng tamang sagot. So ang gagamitin lang po natin pang kulay ay color yellow or dilaw po. So number 1, pwede pong basahin po ito sa bata, then ipapatukoy nyo sa bata kung ano ang tamang sagot at ipapakulay. So sa number 1 daw po, saang bahagi ng katawan ginagamit ang sipilyo? So tanungin nyo po ang bata, iyon ba ay ginagamit sa kamay or sa mga ngipin? Kapag pinili niya po ang ngipin, papakulayan niyo po iyon ng dilaw. Pangalawa naman po, ito ang ginagamit upang gupitin ang ating mga kuko sa kamay at paa. So ano daw po yung ginagamit? Nail cutter po ba or yung gunting? Pangatlo, ano ang ginagamit upang maging mabango ang ating buhok? Sabon po ba or shampoo? Pang-apat, sa ang bahagi ng katawan ginagamit ang suklay? Sa buhok ba or sa mga mata? Pang-lima, ito ay ginagamit panlinis ng tainga. So ano daw po ginagamit ng panlinis ng tainga? Tissue po ba or cotton buds? So tandaan po, ang kulay lang po na gagamitin ay kulay dilaw. Next po, Teacher Des. Okay, for day 3 naman po. Day 4 pala. So for day 4 ng week 6, ang ating panuto, isulat ang tamang sagot sa loob ng kahon. So itatanong nyo po sa bata ang mga tanong na nandyan mula number 1 to number 5. Then isusulat po ng bata kung ano ang tamang sagot dun po sa loob ng kahon. Halimbawa po, tatanungin nyo po yung bata ng ilan ang iyong kamay. So ipapabilang niyo po sa bata kung ilan yung kamay niya. Kapag sinabi niya po, dalawa po mama ang aking kamay. So isusulat niya po ang number 2. Then sa second question naman po, ilan ang iyong paa? So pabilang niyo po sa bata kung ilan yung paa nila. Kapag sinabi niya po na dalawa ang kanyang paa, ipapasulat niyo po dito sa box. Sa number 3, tanungin ulit, ilan ang iyong ilong? Kung ilan po ang sinabi ng bata, isulat po sa box ang sagot. Number 4, ilan ang iyong tainga? Ilan daw po yung tenga ng bata? So papabilang niyo po ulit sa kanya at isusulat ang tamang sagot sa kahon. At ang panghuli, ilan ang iyong mata? So tatanungin po ang bata, ilan po yung mata niya at isusulat po ang sagot sa box. So dito po sa aralin na to, sa worksheet na to, may integrate na po natin yung bilang number 1 at number 2 sa mga bata. At the same time, nalalaman din po nila yung iba't ibang bahagi ng katawan. So ayan po yung day 4. Next naman po, para naman po sa day 5 ng ating supplementary worksheet week 6, ito naman po ang ating panuto. Idugtong ang bahagi ng katawan sa tamang gamit nito. So dito po, dahil ang mga bata, may mga bata pa po na hindi pa po nakakabasa, pwede naman po na si mami or si papa ang magbabasa po sa bata at ipapadugtong nyo po gamit ang lapis ang number 1 dun po sa tamang bahagi nito. So halimbawa, ito ay bahagi ng ating katawan na ginagamit sa pagsusulat. So alin po ba daw dyan yung ginagamit natin sa pagsusulat? Paa ba, mata, kamay, ilong, or tainga? So ipapadugtong nyo lang po, katulad po yan, katulad po na ginagawa ni Teacher Des. So straight line po ang ating gagawin po. Lapis po ang pagdudugtong natin. Pangalawa naman po, ito ay bahagi ng ating katawan na ginagamit sa pakikinig. So ano daw po yung ginagamit natin upang makinig? Idudugtong po ulit sa tamang bahagi ng katawan. Pangatlo, ito ay bahagi ng ating katawan na ginagamit sa paglalakad. So ano po bang bahagi yung ginagamit natin? Pang-apat, ito ay bahagi ng ating katawan
na ginagamit upang makakita ng mga magagandang tanawin. So tatanungin nyo ang bata ano ba yung ginagamit niya para makakita ng iba't ibang magagandang tanawin. At ang panglima, ito ay bahagi ng katawan na ginagamit sa pang-amoy. So ano po ba yung ginagamit ng bata upang makaamoy ng iba't ibang bagay? So idudugtong lang po yung tamang sagot sa mga larawan po. So ayan po ang ating supplementary worksheet, week 6. Ayan naman po. So tapos na po tayo sa week 6. Pupunta naman po tayo sa module week 7. So itong module week 7, tandaan po, hindi po ngayong week sasagutan. Sa susunod na linggo pa po, ang date po ng module week 7 ng pagsasagot ay October 25 to October 29 pa po. So, isasabay lang po natin ngayon para next Sunday wala na po tayong orientation. So, pakikuha na lang naman po natin yung ating module week 7 para po malagyan po ninyo ng note. So, module week 7, October 25, Lunes. Sagutan ang pagpapakilala ng aralin sa pahina 3, gawain 1 sa pahina 4, at gawain 2 sa pahina 5 at yung supplementary worksheet week 7 day 1. Then pagdating naman po ng October 26, araw ng Martes, sagutan ang gawain 3, gawain 4 at supplementary worksheet week 7 day 2. Then pagdating naman po ng October 27, araw ng Miyerkules, non-curricular activities. So wala po munang module activity ang mga bata. Then pagdating naman po ng October 28, araw ng Webes, sagutan ang gawain 5, aralin ang tandaan, at sagutan ang supplementary worksheet week 7 day 4. Then pagdating ng October 29, araw ng Biyernes, sagutan naman po ang pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit, at supplementary worksheet week 7 day 5. So ayan po ang ating mga sasagutan sa week 7. So tandaan po, sa susunod na linggo pa po ang week 7. Next slide po, Teacher Des. Okay, so ayan po yung module week 7 tungkol po sa limang pandama po. Okay po. Okay, so para naman po sa aralin na ito, ano po ba yung inaasahan na matutunan ng bata sa module 7? So ang dapat po matutunan ng mga bata sa module 7, nasasabi niya yung limang pandama at mga bahagi nito. So ano-ano daw po ba yung limang pandama? So habang sinasagutan po ng bata yung module week 7, unti-unti niya pong matututunan ang mga limang pandama. So para sa pagpapakilala ng aralin, iguhit ang dalawang mata, ilong at bibig, dalawang taenga sa larawan, kulayan ito pagkatapos. So meron tayong blank na hugis ng tao dito. Ang gagawin po ng bata, idodrawing niya po yung mata, ilong, bibig at mga taenga. Pagkatapos po pagkatapos guhitan, ang gagawin po ay kukulayan po ito. So tandaan po, pag magkukulay po tayo, gumamit po tayo ng mga light colors. Huwag po gagamit ng black kasi po hindi po makikita yung drawing ng bata. So ayan po para sa pagpapakilala ng aralin. Next slide po, Teacher Des. Para naman po sa gawain 1 sa pahina 4, bakatin ang pangalan ng mga bahagi ng ating katawan na ginagamit sa pandama. So makikita nyo po dyan sa inyong module, hindi po siya nakatracing. Tama po ba? So ang gagawin na lang po, imbis na bakatin, kopyahin na lang po ng bata sa ilalim yung salita. Halimbawa po itong tainga. So isusulat na lang po ng bata yung word na tainga. Ano na lang po, pakorek na lang po yung letter A ha. Hindi po ganito yung letter A. Yung tamang letter A po yung katulad dito sa mata. Yan, katulad po ng ginagawa ni Teacher Des. Yan. Ganyan na lang po ang gawin. Imbis po na bakatin natin, pakopya na lang po natin sa bata yung mga salita. Pagkatapos kay tainga, dito naman po tayo sa ilong. Sunod, kopyahin ng mata na salita, kamay na salita, at yung salitang dila. So, ganyan po ang gagawin natin para sa gawain 1. Ayun lamang po.
Salamat po, Teacher Lynn. So, para naman po sa pag-explain sa atin ng Module 7, Gawain 2, 3, and 4 hanggang Supplementary Worksheet 7, tinatawagan ko po ang ating Master Teacher, Teacher Vicky. Assignment ka na, Chef. Sir, na-unmute na po kita. Ay, sir, parang hindi pa. Nakamute ba niya? Hindi pa niyan yata napipindot. Ayan. Okay na, Chair Vicky. Naririnig ka na po namin. Ala, na-mute ulit. Wala akong mute. Ayan. Okay na, Chair. Yes po. Afternoon. Magandang hapon sa lahat. Nagawa October 20. Kahit naman ang mga kung ano pila natin ano ang gamit niya, babasahin niyo po ha, panlama o panlasa, tapos sabay kukulayan po. Sumunod na po ang linga. Wala. Sir, medyo sa akin lang mahina nung ano ni Teacher Vicky. Napuputol-putol siya, sir. Ano, sasalihin ko na lang kay Teacher Vicky para ano. Sir, okay. Sir Vicky. Ikaw na lang, sir? Oo. Salihin ko na lang. Okay, for gawain to po. So, medyo nag-struggle po yung connection po siguro ni Teacher Vicky. So, for gawain to po sa Module 7, araw pa rin po ng Lunes, ano po ang ating panuto? Kulayan ng pula ang kahon ng tamang gamit ang mga bahagi ng katawan. Babasahin ng magulang ang mga nasa loob ng kahon. So, yung parents po ang magbabasa at ang pipili po ng sagot at magkukulay ay yung bata. So, halimbawa po, meron po tayong dila. So, ano po ba ang gamit ng dila? Ito po ba ay para sa pandama o sa panlasa? Kapag pinili po ng bata ang panlasa, kukulayan niya po ng pula yung box na merong salitang panlasa. Katulad po nung ginagawa ni Teacher Des. So, pangalawa naman po, meron po tayong bahagi ng katawan na tainga. Ano po ba ang gamit nito? Ito po ba ay pandinig o ginagamit natin sa paningin? So, pipiliin po ulit ng bata at kukulayan niya yung tamang sagot. Pagdating naman po sa pangatlong larawan, ito naman po ay ilong. So, para saan po ba ang ilong? So, ang ilong po, ginagamit po ba ito sa panghamoy or sa panlasa? Then, pang-apat, yung mata. So, ang mata, saan po ginagamit po ang mga mata? Ginagamit po ba yun sa paningin o sa pandinig? At huling larawan po, meron tayong mga kamay. So, saan po ba ginagamit ang ating mga kamay? Ginagamit po ba yun sa panlasa or sa pandama? So, tandaan po, kulay pula po ang gagamitin ng mga bata sa pagkulay ng kahon na merong tamang sagot. So, ayun po para sa gawain 2. Next po, para naman po sa gawain 3, araw naman na po ng Martes, October 26. So, panuto, kulayan ang mga bagay na iyong nakikita sa kalangitan. So, ano-ano daw ba yung mga larawan na makikita sa kalangitan? So, tatanungin niyo yung mga bata. Pwede po magtanungan po muna kayo, magbigay yung bata ng halimbawa ng mga nakikita niya sa kalangitan. Or pwede naman po ang gawin niyo. Dahil naman po yung mga bata ay hindi po pwedeng lumabas, pwede naman po kung may bakuran kayo, palabasin nyo po siya doon or pasilipin nyo sa bintana. Then tanungin nyo siya kung ano ba yung nakikita niya sa kalangitan. Then after naman po niya tumingin sa langit at makita yung mga bagay na meron po doon, tanungin nyo po siya kung meron ba siyang nakitang bulaklak sa kalangitan, meron ba siyang nakitang puno o may nakita siyang araw. Kapag sinabi niya may nakita siyang araw, kulayan niya po ito. So, anong kulay ang gagamitin? Siyempre po, tatanungin niyo yung bata, ano ba ang tamang kulay ng araw? So, kung ano yung tamang kulay ng araw, ayun po yung ipapagamit niyo sa kanya. So, next naman po.
meron pa rin po tayong mga larawan na pagpipilian. So tanungan ulit ang bata, ano pa ba yung nakikita niya sa kalangitan? May nakikita ba siyang mga star? May nakikita ba siyang moon? Meron po ba siya nakikitang mga clouds at naulan? At meron ba siya nakikitang mga bahay sa kalangitan? So kung ano po yung mga nakikita niya, ganun po ulit, pakukulayan niyo po ulit siya. Pakukulayan niyo po ulit sa bata ang mga larawan ng tamang kulay po, ha? So ayan po para sa gawain, para po sa gawain na bilang tatlo po. So next naman po, para naman po sa gawain 4. So ito po ang ating panuto. Pagdugtungin ang bahagi ng katawan sa tamang pangalan ng mga pandama. So idudugtong po ulit gamit po ang linya. Pwede po basahin po ng mga magulang para po madugtong na maayos sa mga bata. Halimbawa, merong taingang larawan. So saan po ba ginagamit yan? Panlasa, pangamoy, paningin, pandinig, or pandama. So connect the dot po tayo, ha? Mula sa tuldok, papunta sa kabilang tuldok. So ganun po ang pagkoconnect. Next, meron naman po tayong mata. Saan ulit ginagamit po ang mata? So basahin niyo po ulit yung pagpipilian, then ipadugtong sa bata. Yung kamay, saan po ginagamit yung kamay? Yung ilong at yung dila. So ganun lang po ang gagawin po para sa gawain 4. Thank you po. Yan. So yung October 27 naman po, araw ng Miyerkules, ito po ay non-curricular activity. So next po, teacher Des. So sa gawain 5, teacher Arlene, ituloy ko na lang. Wala pa yata si teacher Vicky, no? Teacher Kim na ata po yung... Sige, teacher Kim pa. Oo, tama. Kay teacher Kim na po. Ay, oo, yun. Hindi ko nakita yung gandulo ng notes ko. Okay, teacher Kim, para po sa gawain 5 hanggang sa pangwakas na gawain. Hello po. Good afternoon po, parents and teachers. So, para po sa October 28, Huwebes, gawain 5, panuto, bilugan ang tamang pandama na ginamit sa bawat larawan. So, ano po ba ang ginagamit natin upang maamoy natin kung ano yung amoy ng pabango? Ayan. Ayan po. Bibilugan po natin yan. So, explain nyo po sa mga bata kung ano yung dapat na gagamitin nila para maamoy nila yung iba't ibang amoy ng mga pabango. So, example po ay ang ice cream po. Ito naman po, ice cream. Explain nyo rin po sa bata kung ano yung lasa ng ice cream. Tapos, ano yung ginamit nila upang malasahan yung ice cream. Ganun po. Ayan po. Tuloy-tuloy lang po. Pati po itong kulang puso. O anong kulay daw po ng puso. Ayan po. Explain nyo lang din po sa bata kung ano po ang tunay na kulay ng puso. Ayan po. Next slide po. Bibilugan lamang po. Ayan. So ito po ay araw ng Huwebes pa rin po. Tandaan, tayo ay may limang bahagi ng katawan na gamit sa pandama. So sabihin po, ipaliwanag po sa inyong mga anak kung ano-ano yung mga limang bahagi ng ating katawan na ginagamit natin upang magkaroon tayo ng ating mga pandama. So katulad ng mata. O yung mata, saan po ba ginagamit ang mata? Diba, ginagamit po yan para tayo ay makakita. Ganun. Ang tenga, ginagamit upang tayo ay makarinig. Ganyan po. Ipaliwanag din nyo po, isa-isa po iyan. Okay po. Next po. Next slide po. Ayan po. So, sa araw ng Biyernes, pag-alam sa mga natutunan, panuto, isulat ang bahagi ng katawan na tinutukoy sa bawat kahon. Kopyahin ang tamang sagot sa ibaba. So, may mga boxes po dyan. So, for example po, una ay mata. So, nasan kaya yung mga mata doon? Kagaya po niya, sinusulat po ni Teacher Des. Ayan po, isusulat po o kukopyahin ng inyong anak yung mata. Kung hindi pa po marunong magsulat ang inyong anak, pwede naman po natulungan po ninyo siya. Gumawa po kayo ng tracing at siya po ang magsusulat po. Ayan. Pwede niyo po silang tulungan. Pero huwag po kayo yung mismo magsusulat. Okay po?
Next po. Ayan. So, araw pa rin po ng Biyernes. So, pangwakas na pagsusulit, panuto, gumuhit o gumupit ng larawan na ginagamitan ng bawat bandama. Idikit ito sa loob ng kahon na katapat ng bawat bahagi ng katawan. So, for example po ay, ayan po. For example po ay yung tenga natin. Ano po ba yung mga bagay na ginagamitan ng ating tenga? Yung drums, ayan, yung mga sounds, musics, di ba po? Speakers, ayan, pwede po yan. O dito naman po sa pang-amoy natin, sa ilong, ano po ba yung mga bagay na ginagamit natin sa gamit ang ating ilong? Pabango, ayan po. Pwede nyo po sila iguhit o gumupit po kayo ng larawan. Mag-print po kayo o para igupit po dyan at idikit din po. Ayan. So, sa kamay, sa mata, at sa ating bigla. Ayan po. Next slide po. Ayan po. Thank you. Thank you, Teacher Kim. Nandiyan na po ba si Teacher Vicky para po sa supplementary worksheet? Kung wala, Charlene, ituloy ko na lang. Ako na lang, Charles. Sige, Charles, mag-explain na po, Teacher Vicky. Okay, so para naman po sa supplementary worksheet week 7, tungkol pa din po sa ating pandama. So, para po mas madagdagan pa po yung kaalaman ng bata sa mga limang pandama po natin, ito po ang gawain para sa day 1, paggamit sa aking pandama. So, ang ating panuto, ikahon ang bahagi ng katawan na ginagamit sa gawaing nasa unang larawan. So, yung unang larawan, ang bata ay nagbabasa. So, ano po ba ang ginagamit ng bata para makita niya yung kanyang binabasa? Pipili po yung bata sa dalawang larawan na to kung mata ba ang ginagamit or dila. Pagka sinabi niya po na mata ang ginagamit upang makabasa, ikakahon niyo po yung larawan ng mata. Bata po ang magkakahon po. Then, pangalawang larawan naman po, yung batang lalaki ay merong inaamoy na pagkain. Then, ano ang ginagamit? Purong para maamoy pagkain, kamay ba or ilong. Then, pangatlong larawan naman po, ang larawan naman po ay yung batang babae po ay kumakain naman siya ng ice cream. Ano po yung ginagamit natin doon? Ilong ba or yung dila? Yung pang-apat naman po na larawan, yung batang lalaki po ay nagdo-drawing. Ano po kaya yung ginagamit niyang bahagi ng katawan upang siya ay makapag-drawing? Ginagamitan niya po ba ito ng tainga o ginagamitan niya ito ng kanyang mga kamay? At yung panlimang larawan naman po, yung batang lalaki ay nakikinig ng mga musika or nakikinig siya sa radyo. So ano po ba ang ginagamit upang makarinig ng mga tunog? Mata po ba or tainga? So ikakahon po ang tamang sagot. So next po, Teacher Des, para naman po sa day 2 ng supplementary worksheet week 7, pagtambalin ang tinutukoy sa hanay A sa mga larawan sa hanay B. So, dugtong lang po ulit, connecting lang po. So, number one, ginagamit mo ito upang makaamoy ng masarap na pagkain at mga pabango. So, ano po ba ginagamit? Dila, tainga, kamay, ilong, or mata. Dudugtong lang po. Then, pangalawa, sa pamamagitan nito ay nakikita mo ang ganda ng iyong paligid. So, ano yung ginagamit natin doon? Iko-connect lang po ulit. Number three, nakikinig natin ang iba't ibang tunog na nasa paligid natin, mahinang tunog man or malakas na tunog. So ano yung ginagamit po doon? Number four, nararamdaman mo ang init at lamig sa iyong kapaligiran. So para makaramdam ka na ang init at lamig sa kapaligiran, ano po ba yung ginagamit natin doon? Pipili po yung bata dito sa mga larawan at iko-connect. At panglima naman po, nalalasahan mo ang iyong pagkain at inumin. So ano ang ginagamit po natin para malasahan ang mga pagkain? Iko-connect po ulit ang salita papunta dito sa hanay B. So ayun po ang ating day 2. Next naman po, para naman po sa day 4,
ang ating panuto, kulayan ng dilaw ang pandama na iyong gagamitin upang masagot ang mga tanong. So may mga tanong po ulit. Ano po ang gagamitin kulay ng bata? Kulay dilaw po. So number one, itatanong mo po sa bata, matamis ba ang candy na iyan? So alam naman na po ng mga bata yung lasa ng candy. Ano po ba yung ginagamit niya para malasahan niya yon? Pipili po siya dito, mata, ilong, tainga, dila, or kamay. So kapag pinilit niya yung dila, kukulayan po ng dilaw. Number two, ano-ano ang mga kulay ng bahagi? So ano ang gamit, anong bahagi ng katawan na ginagamit natin para makita ang kulay ng bahaghari? Pili po ulit dyan ang sagot. Pangatlo, may tumatawag ba sa telepono? So para malaman mo kung may tumatawag sa telepono or sa cellphone, ano po ang ginagamit natin? Pipili po ng sagot po dito sa ilalim. Number four, malambot ba ang unan na iyan? So meron naman po siguro kayong mga unan sa bahay. Pwede niyo po yung ipahawak sa bata at tanungin kung ano ba yung ginagamit niya para malaman niya na malambot yung unan. So, pipili po ulit ng sagot dyan sa number 4. Number 5, mabango ba ang mga bulaklak? So, ano ang ginagamit po natin para maamoy natin yung mga bulaklak? Pipili lang po ulit ng mga sagot sa ilalim. So, ayan po para sa day 4. Next naman po para sa day 5, gagawin naman po ang ating panuto, gupitin ang mga larawan na nasa ibaba. Idikit ito sa tamang pandama na naaangkop dito. So may mga larawan tayo sa ilalim. May ice cream, may bahaghari, may radyo, may bulaklak at merong lapis. So ano po ba? Gugupitin po ng bata po ito tapos ididikit niya sa tamang pandama. Halimbawa, ginupit na yung ice cream. So yung ice cream, paano po ba natin to malalaman yung lasa? So ipapadikit niyo po dito po sa gilid. Halimbawa po, ang sagot ng bata ay yung dila. So may arrow po yan, nakikita po natin. Ididikit nyo lang po dyan sa katabi. So hanggang po ma-match niya po yung mga larawan dito po sa mga pandama na nasa itaas. So ayan din po, ayan po yung ating gagawin for day 5 supplementary worksheet na week 7. So ayan lamang po, thank you. Salamat po, Teacher Lynn. So, para po sa mga katanungan, mga parents, pwede na po kayong mag-chat sa chat box para po sa ating mga katanungan. So, hintayin po namin ng inyong mga tanong kung meron po. Kailan po ba ipapasa lahat po? So wala pa pong, hintayin lang po yung schedule po kasi hanggat hindi pa po natama, Teacher Lynn. Yes, sir. After ng weeks. Week 8 po. So itabi nyo lang po muna lahat hanggang matapos po tayo. Week 6 pa lang po and 7 pa lang po. Teacher, sa gawain 3 po, kailangan din po ba ng video? Teacher, ano yung gawain 3? Paki-post na, teacher. Module 7 yan? Mami, module 7 po ba or module... Yung ay, mga six, kilos? Module 6, sir. Module 6. Yung ba yun? Yata. Yun yung nabanggit ni Teacher Chande. Ito po ba yun? Opo. Sabi po kasi dyan, panuto, kuhanan ng video. O larawan. So, kailangan o larawan. So, may video din po. Kahit maiksi lang po, hindi naman po kailangan na ano po mahaba. Kahit siguro po isang minuto lang. Ganun po. Yung ipikit po ang mga, hindi na po.
yung ipikit yung mga mata daw na isang minuto, yun yata siya yung check lang, di ba? Parang check or X ba yun? Hindi ko ma... Yan, yan, ito, ito, yan. Hindi to hindi na, na po. Huwag na po. Hindi na po kailangan to ng video kasi ano po ito eh. Ang panuto lang po dyan ay lagyan ng check at X kung nagagawa. At check kung nagagawa, X kung hindi. So, yun lang po. Pero yung performance task, yung kaninang ipinakita, yung sinabi po ni Teacher Chan, then explain niya, yun po yung may video at picture. Kasi performance task po yun. Welcome po. May mga tanong pa po ba, parents? Teacher Des, ano yung sinasabi mo kanina? Okay na yon? Nalito ka lang ba? Yan o. Oh, tama naman na. May sagot naman dyan. Ah, meron ba? O, oh, tayo nga kamay dila. O, oh, masarap. Ano bang... Sir, pa-unmute na sila Teacher Chanda at Teacher Grace. Akala ko kasi ito lang yung choices yung tenga sa kakabay. Meron, sir, may answer dyan. Ayan o. Oh. Tatlo. Nalito lang, nalito. Yun sa puso, meron ding answer dyan. Okay. Oo, oh, kasi pulang puso. Wala na po bang questions? Malino naman na po sa inyo ang Module 6 at ang Module 7. So, tandaan lang po natin ha, ang Module 6 ngayong week po sasagutan. Yung Module 7, sa susunod na week pa po sasagutan po ang Module 7. Charlene! Yes, sir. I-remind po natin, mga mami, yung hindi pa po nagsasubmit ng kanilang birth certificate until now, hindi po kayo ma-enroll sa LIS hanggang